March 21 na. Ay, maginaw-ginaw pa. Sino sa inyo na dito last year? Di ba last year ay nakaka... Ano na itong panahon na to? Mainit na. Mainit na. At hindi lang mainit. Talaga pagka pumunta kayo, naglakad kayo mula sa bus stop hanggang dito, pagpapawisan na kayo. Pero meron okay na. So, mag-pray na ulan pa hanggang July. Di ba? Tapos, August, na may malakas pang ulan para at least naman ay mapapalatili ang lamig. Amen? Okay. So, sino sa inyo na ang matagal na nag-a-attend sa church? Tingnan ko nga yung mga kami niya yung buwan na. Wala. Yung months na, months. Years. Siguro sa inyo marami na years na nag-a-attend sa church. Okay, so, ang gusto kong itanong sa inyo, doon sa haba ng panahon na pinamalagi nyo doon, whether it is mayroong mga intervals na hindi kayo nagpunta, siguro mas marami yung Biyernes na o sa linggo na hindi kayo nagpunta kung nasa Philippines kayo. Now, if you classify or evaluate yourself today, kapag titingnan mo ang sarili mo ngayon, ano sa tingin mo ikaw sa harapan ng Panginoon? Okay, sige nga. Okay, buwan ka na nag-attend, o kasi taon, or let's say, at least man lang ay naka 2 months ka na. So, ano yung tingin mo sa sarili mo? Ano yung akala mo? Ano yung evaluation mo sa sarili mo? Ano ka ba bilang isang ano ka ba sa Panginoon? Kasi, alam niyo yung binasa kanina na isa nating kapatid sa Isaiah 55. O, para sa inyo ba yun? Come! Sabi, kayo naman ang pera! Oh, siguro sa'yo, oh, ako yata sila tawag yun. Diba? Come, you have no money. And buy. Wala kang pera, paano mo buy? Anyway, you trade with me, sabi ng Panginoon. Sino ka man, wala kang pera, come on, trade with me. So, ngayon, nagpupunta ka na sa church, you found yourself attending fellowships like this, praise and worship, years, maybe months only. Pero, do you think, how do you evaluate yourself? Kasi taon-taon sa kumpanya nyo, nag-evaluation kayo. Whether makakatanggap ka ng increase o kaya na namumuro ka na, nabibigyan ng notice o determination. Okay, now, if we evaluate ourselves ngayong panahon nito sa Panginoong Yesus, ano nga ba tayo? See, I'll show you a video. You classify which one are you. Are you a fan? Oops. Kita niyo mga fans, tataas din ang kamay yan. At mas maingay pa sila kasi mga nasa church. But they're not followers, they're fans. Ito naman ang mga followers, nagtataas din ang kamay. Alam niyo, parang wala na nangyayari. Will they go to church? Will they go somewhere else? May mga payak-payak pa. Raise your hands and wait. Pumunta ka doon sa basketball championship, ganun din nangyayari. Ah! Choo-choo! Ganun na sila. No? Ganito nangyayari sa mundo na, well, no, in the church. Okay, sa labas, maybe you are a fan of San Miguel Coffee. O ganun, di ba? Eh, champion kayo. Ayan, talo yung kalaban, di ba? So, in life, it's either you are a tagahanga o tagasunog. Whether you are a fan or a follower. Dito rin sa Panginoong Jesus, meron din siyang mga followers, pero marami siyang fans. Okay.
medyo nakandar yata kayo sumangga sa mga sasabihin ko ngayon. Sumala. Because today, let's take a look at whether you are a fan or a follower. Ikaw ba'y taganga? Ay, ako nakaka-bless doon. Ang galing mag-bless ng pastor nila doon. Ang ganda lalaki ng pastor. Bago na naman ang hair doon ng taon na doon. Fans ka na kaya o follower? Ngayon, napapansin ng iba, bago na naman ang hair doon. Kaya 2014, tapos ganyan. Now, we follow people. Are we a fan or a follower? Okay? Luke 9:57. As they were walking along the road, a man said to him, okay, tanin niyo to ha, take note, pag-aralan niyo mabuti. As they were walking, Jesus and his disciples, a man said to Jesus, ang tao, ang lalaking ito, ang nagsabi sa Panginoon, sabi niya, Jesus, I will follow you wherever you go. Mabigat yun, di ba? Saan ka bang pumunta? Susunod ako. Kung pupunta ka sa mga apoy na daan, susunod ako. Yung mga nangliligaw lang yata nagsasabi niya nung araw. Say, I will follow you wherever you go. And Jesus replied, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Hindi natin alam kung bakit niya nasinagot ng Panginoon. Siguro nakita niya na medyo maporma. No? Na medyo may alahas siya, maganda damit niya, medyo maayos siya. Siguro kita mo kung may kaya ito. Okay. Foxes have holes, sabi ni Jesus, and birds of the air have nests. Meron silang pugad, meron lungga yung mga fox. Pero ang anak ng tao, ako, wala. Wala akong matutuluyan. Okay, and then, take a look yung comparison ng isa. He said to another man, now it's Jesus talking to another man, okay, you follow me. Sabi niya sa isa. But the man replied, Lord. So, ibig sabihin, nandun din yung tao yun sa harapan ng Panginoong Jesus. Lord, first let me go and bury my father. Ilibin ko muna tatay ko. Relax ka lang. Ilibin ko muna tatay ko. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Okay, yan ang sagot niya. Still another said, and then another man na naman, ibang tao na naman, sabi niya sa Panginoong Jesus, I will follow you. Nagmuntari na naman. But first, ito na ngayon. Yung una, di ba? I will follow you. Nagsabi ang Panginoon Jesus ng sitwasyon. Tahimik. Yung pangalawang tao, sinabihan ng Panginoon Jesus ng sumunod ka sa akin, pero meron siyang dahilan. Ito na yung pangatlo, nagbuluntari yung susunod at meron din dahilan. Okay, so, sakop niya yung dalawang nauna. I will follow you. And Jesus replied, but he said, but let me first go back and say bye-bye to my family. Gusto ko munang magpa-dispedida. And Jesus replied, no one who puts his hand to the plow sa araw and looks back is fit for service in the kingdom of God. Dakilang Diyos, kami po'y dumadalangin ngayong umaga na sa iyong salita, Panginoon, ay mangusap ka po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa amin. Panginoong Diyos, kumilos ka, buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming mga puso, banal na Espiritu, ikaw ay bumulong sa puso namin ngayong umaga nito upang makita namin ang sarili namin at makita namin ang totoong kalagayan namin sa harapan ng Ama. O ikaw ay aming purihin at kami lumakan at kalugod-lugod sa iyong harapan. In Jesus' mighty name, we pray, Amen. Okay, so, Mark 7, sabi natin, di ba, the daily challenges, yung araw-araw na hamon ng pagsunod sa Panginoong Jesus, ang buhay mo ay, sabi natin, it was a sacrifice, it was a struggle, it was a study. It was a walang katapusang sakripisyo. Sabi natin, no? The life of a disciple of Jesus, first is a perpetual sacrifice, then it's a personal struggle. Hindi ang pinaglalaban mo, struggle ng iba. Sarili mo, yung sarili mo nga, hindi mo na kayang ipaglaban. Kaya mo ba ipaglaban yung struggle ng iba? Diba? Minsan tayo, ano, pinoproblema natin yung problema ng iba, samantala yung problema natin, hindi natin kaya. Huwag mo nang problemahin, yung problemahin ng iba. Yung problema mo nga, hindi mo na halos makaya. Okay, and it's a life of practical study. Tayo'y natututo sa pamamagitan ng ating mga karanasan. And then, well, may part 2 yan. Okay? So, ngayon yung part 2. Dare to be a disciple, part 2.
parang mahihintay sa mga ano, sa mga kiniserya, no? So, ito ang kiniserya naman natin sa church. Now, there to be a disciple part 2. Because today, we will be looking at the non-negotiable cost. Ito yung hindi mo pwedeng tawaran, hindi bumababa ang presyo, na halaga ng pagiging alagad ng Panginoong Jesus. So these are the you cannot negotiate, you cannot argue, you cannot negotiate. However, na anuman yung mga bagay, these are fixed na halaga o katumbas ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So, okay, so ang tanong ay noong kayo nagpupunta sa church, nakita niyo yung magandang samahan, nagiging yung outing, ang daming pagkain, tapos para po nasasaya lahat ng mga tao, para lang, sa tingin nyo yun. Ay, ang sasaya nila doon. Sa tingin nyo lang yun. Diba? Diba sa tingin nyo, ay, ang sasaya naman nila. Ang saya ng grupo nila. Oh, ang saya nga. Huwag mo lang tingnan ang personal nilang buhay na kapag sila mag-isa. Pag nandito, masasaya yan. So, nando ka na ay, maganda nga doon dahil ikaw din, ay ano, dahil na-down ka, di ba? Marami kang problema. Tapos nung medyo nagtagal ka na rito at nakilala mo na lang gusto yung mga tao rito, ay, marulungkot din pala sila. Marami din pala silang kalungkutan, kabigatan, ganito. But when you look at in the bigger perspective doon sa mga grupo yan, ay, masasayang tao yan. So, when you follow the Lord, ito ang tanong, have you ever considered the cost of becoming a follower of Jesus? Kala niyo ganun lang? Nakikita niyo, hindi niyo ba nakikita yung simple mga katumbas at halaga ng pagsunod sa Panginoon? Igising ka ng maaga, which is na hindi mo ginagawa masyado noon? Sabagay, yun yung iba naman, hindi pa rin gumigising ng maaga. Kahit ang tagal-tagal na sa Panginoon, yun pa rin naman. Pero yung iba, na talaga ako yung follower ni Jesus, igising na ako ng maaga. Pero nagbabago na yan. Now, when you look at all those scenarios, nakikita mo na, yeah, meron ng halaga yung ano, yung pagsunod sa Panginoon. I have to spend some time, some of my sleep, some of my focus, some of my concentration. Subalit nakikita mo sa araw-araw na pamumuhay mo, you're spending a lot. Kasi nga, kapag ka, lalo na nakikita na, nalalaman na ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay napatuloy na, nagkukumit na sa ano, sa isang gawain na ganito, you are identified as one person that is supposed to be more righteous than them. Supposed to be lang, quote and quote. Pero ang totoo hindi, kasing righteous ka rin nila. Ang importante lang, ang nagkaiba lang, ang kasalanan mo ay napatawad, sila ay hindi. Yun ang pakaiba natin mga tao sa labas ng kaya ng Panginoong Jesus. Sa akala nyo ba ay, sila lang ang makasalanan, tayo rin naman, di ba? Kaya lang tayo ay redeemed and forgiven, sila ay hindi. So, that makes us very different from the people of outside the kingdom of the Lord. Okay, yan ang kaibahan natin. Now, the cost of becoming a follower of Jesus Christ, ang dami yan. In your, sa pagpapasensya mo, sa pakikisalamuha mo sa mga tao, you are, it's costing you a lot to be identified na ikaw ay kasama, okay, kasama na doon sa grupo na pinapangalan nilang they are all about Jesus stuff. Yung Jesus follower na yan. Tignan mo, lahat ng libro niya may hugis isda. Yan, di ba? Yung kanyang mga gamit ay merong kalapating pababa, meron na siyang cross, meron siyang Biblia, meron na siyang cabinet niya, yung kalagay na doon na trusting the Lord with all my heart. Kahit na araw-araw mo naman nakikita, umiinak dahil sa problema niya, ano sa'yo pinag-trust na yun? Diba? Nakikita niya? Ganun tayo lahat na, people look at us as a little bit better in terms of life. Yun lang tingin nila. Pero okay lang, sa tingin lang naman nila yun eh. Oh, hindi naman sa totoo eh. Now, the cost of following, becoming a follower of Jesus Christ. Okay? Ito yung kasabihan. The road to Jerusalem is easy, but the road to Calvary is another story. Ang ibig sabihin niya, napakadali daw na pumunta sa kaharian ng Diyos, sa City of God, in the fellowship, madali lang yan. But to live as one of those who identify themselves as I am for Jesus Christ, well, that's another story.
ibang kwento naman yon. Kapag ka ipinakita mo na sa mundo na ikaw nga ay totoong kasama ni Kristo sa buhay, sa araw-araw, ikaw man ay tulog, kumakain, o anong ginagawa, nagtatrabaho, ay kasama ka ni Kristo, that is the road to Calvary. Yan ay Calvario. Yan tinatawag nila, that is the Via Dolorosa of your life, because when you identify yourself to be with Jesus every day, people are expecting to see in you a life that is far better than what they are having. Yun ang inaasahan nila. And hindi lang yung taong maasahan yan. And that's what Jesus is expecting of you. Yun ang mabigat. Kalimutan mo na yung expectation ng mga tao. Tal, hindi mo naman mamimit yan. Diba? You can never please totally yung mga tao sa paligid mo, because ang tao nga ay walang kasiyahan. Pag naging mabait ka, kapag ayaw niya talaga sa'yo yan, hindi ka pa rin mabait. Pero kapag gusto pa niya, kahit nagkamali ka na, okay ka pa rin. Ganyan naman ang tao eh. Napapansin ninyo sa mga tao sa paligid ninyo, kapag ikaw ay talagang close sa kanya at mahal kaya at mahalaga ka sa kanya, kahit magkamali ka pa, kahit masaktan mo pa siya, napakamabuti mo pa rin tao. Pero kahit sa mga tao ayaw ka, gawin mo na lahat ng kabutihan. Sisilipan ka pa rin ng samba. Ay, ako kaya niya ginagawa yun, may plano niya. Ganun pa rin niya. So, the road to Jerusalem is so easy. But to live a life expressing our relationship with Jesus is another story, because that is the road to Calvary. Ngayon natin pag-iisahin. Ano ba yung halaga ng ikaw ay pumunta sa Panginoon ngayon? What did it cost you? Number one, you have no security on earthly possessions. Hindi yan nakakasecure sa'yo. Which is very true. Kahit naman sa labas. As they were walking along the road, sabi ng isang tao kay Jesus, I will follow you, Jesus, wherever you go. Really? Sabi niya. Alam mo? Sabi ni Jesus, ala akong pera. Susunod ka sa akin. Hindi ka tama nilibre sa Jollibee. Ibig sabihin niya, ikaw palagi maglilibre sa akin. Di ba may kaibigan naman tayong gano'n, di ba? Na para bang ayaw na ayaw mong gumastos siya kapag ka gusto mong lumabas. Kasi, akong bahala. Galante eh, ba? Akong bahala sa'yo. Kaibigan mo yan eh. Oops! At kahit naman gusto mong siya magbayad, kung nagdudukot ka pa, ako naman magbabal. Tapos sabi, ah sige, ikaw na, susunod naman ako. Diba? Ganun lang kasi nito yan eh. Now, ito na yun yung ano, yung if you follow the Lord Jesus Christ, you find no security on earthly possessions. And sabi niya, I have no house, I have no mansion here, I have no tent even. Wala man akong malambot na unan na galing sa IKEA o panghigan ko sa gabi. Wala. Pag nakakita ako ng praso ng kahoy, ng bato, and then my cloak, kasi ang damit ng mga hudyo ng araw ay they have the tunic and they have the cloak. Di ba, gano'n? Yung cloak nila yung kanilang kanilang. Now, it's all I have! So, are you going to follow me? No earthly possessions, no security on that. Okay? So, eto ngayon ang problema. Marami kayong narinig ngayon na kasama doon sa pagsunod mo sa Panginoon ay masosolve lahat ng utang mo. Nakarinig na ba kayo nagpipreach na gano'n? Come to the Lord and He will fix everything. All your liabilities will be solved. Even your financial liabilities. Kung yung nag-preach na nagsabi nun ay milyonaryo, siguro medyo maniniwala pa ako. Dahil siyempre, sige, sinabi mo yan. Sige, halika, ito yung receive ko. Pwede pa yun. But in reality, in biblical way, alam niyo mga kapatid, God did not promise to solve all your liabilities here on earth. Because no security on earthly possessions. Mapapansin niyo ba na sino ba ang nag-offer ng all the riches of this world? Si Jesus ba? O dun sa Matthew 4? Now, take note, hindi kasama, hindi yung sasabihin kapag, oy, well, God will supply all your needs. But it doesn't mean that when you come to the Lord, at sa Panginoon, meron akong utang sa ganing last year na hindi ko pa nababayaran. Hindi na talaga makaka-uwi. Lord, magbabaksin ako, kaya gumawa ka ng paraan. Para mablanko yung mata ng mga computer nila, para pag... hindi mangyayari yan. Kapag ka meron kang pending sa alganin, hindi ka makakalabas.
So God did not promise you to solve that, but He will promise us to solve our lifestyle problems. Okay? No security. Ito ay tingin natin, kapag ikaw ay maraming pera, ay nasa Panginoon ako. Teka lang, sino ang nag-offer ba niya sa Biblia? Kapag wala ka ng problema sa finances, oh, ito naman problema, kapag ka namang problema ka sa finances, Panginoon, anong kasalanan ko sa Diyos? Di ba, minsan tayo, ano ba, bakit ako kaka dito? Bakit ako nahihirapan sa buhay? Wala kang kasalanan. Kulang ka lang ng pangunawa. Doon sa mga pangako ng Diyos. Now, security or earthly possessions, forget it. You will not have it. Because those are temporary. So, don't run up to them. Huwag niyong habulin yung mga yan. Hindi naman masamang yumaman. Bagay. At least pag mayaman ka na, dami mong matutulungan. Hindi masama. Hindi masama yung dumami yung pera, but you should not be focusing your attention and all your efforts in earning a lot and amassing a lot of wealth. Because material wealth can guarantee a happy life. Alam niyo yan, ang daming milyonaryo na nagpapakamatay. Hindi guarantee na kapag marami kang pera ay masaya ka. Hindi ko sinasabi mo na, ay, kung sana ang anak ko ay maging katulad ng Pacquiao, so wala akong problema. Tingin niyo kaya walang problema si Mami Julie siya ngayon? Hindi makatulog. Wala problema na kasi nagastos yung pera niya siguro. Well, anyway, money and materials cannot guarantee a happy life. Hindi yan ang guarantee because happiness is measured by our contentment. Di ba sabi na? Well, happiness is wanting what you have. Kapag ka mahal mo, contento ka kung ano meron ka ngayon, you are happy. Diyan ka masaya. So forget about material possession, security, no. But they are important. Mahalaga yan. Dahil hindi naman tayo makakapagbayad dito kapag wala tayong pera. So, don't run after them. And ito pa yung iba. Stay. Uso ngayon, kayo humahaba doon ang buhay ng tao, they stay young and healthy. Alam niyo, ang pera ngayon, nagagawa kang mukhang bata at maluso. Sa dami ng teknolohiya, sa dami ng mga discovery ngayon, ang dami na yan. Kaya, well, maganda rin maging maluso, di ba? Kasi ang sabi ng Biblia, you know what? It's also important that you will have physical fitness. But, sabi ni Paul, that's secondary important. Maganda maging malusog, di ba? Yung napakaganda naman yung ano, yung matagal kang umupo, tatayo ka, wala kang maramdaman. Kahit 55 years old ka lang, 60. Yung iba nga, 40 years old pa lang, umupo, pagtayo, hindi mo na malaman kung anong itsura. Dahil ang hirap, diretso na naman yung katawa, pero struggle na naman. But if you stay healthy, you say, diba? Kapag siya 65 ka na, magbabaras ka pa. But you know what? Physical health can guarantee a long life. Hindi dahil malusog ka ay hahaba buhay mo. How about the word accident? Eh? Hindi porque wala kang sakit at wala kang nararamdaman ay mahaba ang buhay mo dahil meron din tayong word na sinasabing aksidente kasi. So, yung tao na nabuhay ng ganyan, ng 20 years lang, 30 years lang, sasabihin niyo siguro hindi niya successful kasi hindi niya narating yung 60 years o kaya hindi man lang niya naranasang magkaroon ng dalawang ID sa buhay. Ano yung ID niyo? Kapag 60 ka na kasi, may pangkaragdagan ka ng ID. Di ba? Ay, hindi siya successful. Hindi niya naranasang magkaroon ng mga discounts. At saka ganito, kasi sa baras, sa pamasay, sa pharmacy, sa ano naman, all this kind. No, success is measured not by the long life o haba ng buhay natin. It is measured by what? By the accomplishments of our life. Namuhay ka man ng maigsi, namuhay ka man ng 30 years lang, namuhay ka man ng 40 years lang, namuhay ka man ng 45 years or 50 years lang, as long as in that life you have done the best that you can, nagawa mo na lahat ang lahat ng mga ginagawa mo, kaya ay ibinuhos mo ang lahat ng panahon mo na hindi mo alam kung gaano kahaba yung panahon natitira, and then you have exerted everything and you have done everything that you're supposed to do, you are successful. It's not about the long life that you did, but yung short life na binuhay mo, have you done everything that God is requiring you to do? Dahil yan ang binigay sa'yo ng Diyos eh. But you wasted your time, pa dito, mini-mini doon, mini-mini dyan. Pa-simple-simple lang.
you have not exerted your time, used your time wisely for the cause of the Lord, then he said, you are not successful. Hindi ka matagumpay. Hindi ka matagumpay na tao sa igli ng panahon na binigay ng Diyos sa'yo, hindi mo nagawa ang lahat ng mga bagay na hinihingi sa'yo. So, ano sa tingin niyo ba ang mayaman? How rich are you, do you think? Siguro, una niyong pinupwenta, magkano pa papera ko sa bank? Check mo ka. Teka, ilan na ba napunta ko sa Pilipinas? Teka, nakapagpatay ako ng ganito. Nakabili ako ng ganito. Yan, ha? So, that's how rich I am. No, that's not how rich you are. Hindi ka ganyang kayaman. Alam niyo ba na how rich you are cannot be measured by what you have? Hindi yung napundar mo o yung mga karoon, nabili mo na ha? Dahil may tatlo kang bahay. Ha? Nakabili ka ng rancho. Yan, ha? Nakabili ka ng hacienda. Na ilang hektarya, meron kang nabiling parte ng bundok na kapit. No, that's not how rich you are. How rich you are, I'll show you how rich you are. Isipin mo na ang tapos mo. Humingiti ka lang kahit wala na. Mayaman lang sa tingin. Pero subukan mo, ang laki-laki ng sweldo mo tapos hindi ka man lang namimigay kahit gano'n. Siguro namin, siguro mahirap yun. Kawawa naman yun, bigyan nyo nga ng gambit yun kasi parang makita ka pa, ayaw mo na bumili ng gambit niya. So ang tingin nila sa'yo ay mahirap lang. Because how rich you are, it's about how much you give. Okay? So it should be Jesus Christ because of about issues of fortune and fitness. Bago mo pa sikasuhin ang sarili mo upang kayo magmalusog, isipin mo ang Panginoong Jesus. Bago ka magpundar ng mga bagay na sinasabi mo, ito yung magtatayo ng aking kinabukasan at kinabukasan ng aking mga anak, isipin mo muna ang Panginoon sapagkat siya ang una sa lahat. Mas mahalaga pa siya sa lahat ng kaya nating ipundar at kaya nating itayo dito sa buhay nito. Pangalawa, you should have no affinity on earthly relations. Kumbaga, lahat ng relasyon mo dito sa mundo ay pangalawa lamang na importante. Ito ngayon yung isa pa na, no? na issue sa buhay. Diba? Minsan, kontrolado tayo ng ating mga earthly relations. Yung relasyon natin sa tao, yung nagdidikta kung anong buhay meron tayo. Napansin niyo? Minsan nga, yung relasyon mo sa tao, ang magsasabi kung pupunta ka church, sa church o hindi. Nakita niyo? Yung relasyon mo sa tao ang magsasabi sa'yo na mag-diet ka na. Dahil hindi ka na attractive doon sa ano, sa taong yun. Di ba? We are now dictated na being manipulated by our earthly relationships. Katulad ng sabi ng isang tao, sinabi niya Jesus sa kanya, ay, sumunod ka sa akin. Sabi niya, libing ko muna tatay ko. Di ba video, logical naman yung dahilan niya? Kung sa Pilipino, pwede yung mangyari, di ba? Ito muna, libing ko ang tatay ko eh. Dahil, but that's not the scenario here. Ayan ay idiomatic expression lang dito sa Middle East, kapag sinabi ko noon. Walang patay dito sa usapan ito. Kasi pagka-Hudyo ay merong patay sa bahay, katulad din dito, pag namatay sa umaga, libing sa hapon. Pag namatay sa hapon, libing kinuumagahan ng maaga. Pinabukasan ng maaga. So, lahat ng member ng pamilya ay nasa bahay. So, this man is there following Jesus. Sumusunod siya doon. Nandun siya sa mga tao na kasama ng Panginoon. So, walang actually patay sa bahay nila. This is an idiomatic expression na pag-aralan na lately na noong unang panahon, even in the early
19th century ay nagpapatuloy yung idiomatic expression na ito na kasi nga dito sa Middle East culture, ang tatay ang decision maker sa lahat, hindi ang nanay. Doon sa East, ganyan yan. Sa Pilipinas, ganyan. Nanay ang decision maker yan. Hindi! Pag sinabi ng nanay, ganito ang gagawin natin. Sabi ng tatay, sige mo. Hindi lang kumalat ito. Gagawin lang yan. Pero dito sa banda rito ng mundo, hindi. Ang tatay ang nag-decision sa lahat. So, itong idiomatic expression natin, nasabi, pag sinabi ng anak, let me first bury my father, hintayin ko muna na magkaroon ako ng sariling decision, and that will only happen when my father is already dead. Okay, so ito ngayon yung ibig sabihin niyan. Okay, yung verse na yan ay walang patay. Scenario, walang patay. Ang ibig sabihin niya na sinasabi ng lalaki, teka muna, I cannot decide for myself, wala akong desisyon na sarili, kundi hintayin ko muna dahil ako'y anak lang at meron pa akong tatay, hintayin ko muna na ilibing ko ang aking tatay. Then only I can say yes or no. Then only I can decide for myself about if I'm going to follow you or not. So ito yung sabi ng tao. So yung relasyon niya sa tao, that's my relationship with my father is so strong that I cannot go against. Katulad na rin ating lahat, di ba? We value relationships. Binabalyo natin ang relationship sa tao na minsan hindi natin namamalayan, napapansin na ito na yung relasyon, ito na yung mga bagay na nagdidikta kung anong uri ng buhay meron tayo. Eh? Mahal na mahal mo yung anak mo. Kaya, pag sinabi, pag hindi ka nagpadala, hindi ako mag-aaral. Nandiyan na. Hintayin mo sa 18, nandiyan, bukas, tingnan mo nandiyan na. Ganun tayo minsan, hindi matakot. Ngayon, takot yung mga tatay, mga nanay sa anak mo. Ang tatapang ng mga nanay. Now, we become so overwhelmed and so manipulated by that. So we value, there is a great affinity, a strong affinity on earthly relations. And Jesus said, hey, forget about earthly relations. Kalimutan mo yung makalupang relasyon. The first is, are you going to follow me or not? Okay? So, ano sa tingin nyo? Ano ang dumidikit sa inyo? Sa mga tao na nakapaligid sa inyo? It's not about your father now, about your friends, about your families. All the people that come to your life, dalawang uri lang kung gugrupo mo sila. Alam niyo kung ano? The first group of people who come to your life, some people come as good reasons to build us. Sila yung nag-build sa atin. Sila yung nagbibigay sa atin ng ngiti sa ating mga labi, yung liwanag, ningnin sa ating mga mukha. These people give a smile on our faces. Sila yung nagpapakita ng sila ba yung ano? Sila ba yung kapag kasama mo sila ay para maganda ang araw mo. Now, a lot of people will come to you like this. Maybe few, maybe some. Pero may mga tao na darating sa buhay mo na magbibigay talaga ng ngiti sa buhay mo. Sa iyong mga mukha. Para bang ang araw ay hindi natatapos na kahit maulap ang umaga, sabi, maganda ang araw ngayon. Kasama kita. Gano'n ang mga tao. May mga tao na lang. Diba? Maganda ang umaga ko ngayon dahil pag open ko ng cellphone ko, nandun ang inyong SMS sa Bible. May mga stickers pa. Di ba? Kasi reply mo naman. Nangingiti kayo dahil ganun ginagawa nyo, di ba? Kaya okay, so maganda ang araw. Ito yung mga tao, may mga tao na gano'n. May mga tao sa buhay natin na gano'n. Why? Because people will make us realize that we really belong. Parang sa church din, di ba? Ay, kamusta ka na? Kalimutan mo yung problema mo, yung mga importante. People will come to your life na mga ganito. Ito yung people who will build you and they make you feel that you really belong into one place or into the kingdom of God. Pero hindi lahat ganyan. Napansin nyo? While others has great responsibilities to burden us. Yung iba naman, mabigat na responsibilidad na pasanin yung mga tao sa paligid natin. Hindi naman lahat ay hindi lahat ay nakaka-refresh. Yung iba naman ay parang ang araw ay mabigat kapag kasama mo at nakikita mo ang mga tao ganyan. But you know what? These people will make us realize that we are strong. Ito yung nagpapakita. Eh, mayroon lahat yan. Huwag niyong sabihin, hindi yan alam ng Panginoon. Ano ba naman ito? Pinigay mo ito. So, bakit ganito? Itong kakwarto ko, bakit ganito? Hindi naman naliligo. Ano naman pa tayo, di ba? Kakalat ang mga damit. Ganyan. Well, you know what? These people come to make us realize
that God has made us strong. Kaya papansin mo na pagtitigan, may kaya ko pagtitigan. May mga taong ganyan, kaya, no, gano'n man yung relasyon niya dyan, galit man kayo o hindi pa man, don't get so overwhelmed and so attached to this. Kapag kayong mga tao sa paligid mo ganyan, remember, they are all appointed and stamped doon sa lamesa ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi, they are all allowed to come to your life, first, the good ones, to build you, and the hard ones, to burden you, because by those burdens, you will know that you are strong. Doon mo makikita na ikaw ay malakas. Okay? So, mayroon lahat yan. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat yan ay temporary. And one thing that will remain, ang relasyon mo lamang sa ating Panginoon. Because yan ang importante. Ano man yung sitwasyon mo sa mga tao yan, forget it. There may be something special or something so heavy, but time will come that they will go. Alam nyo, kahit yung mga parents natin, they were so supportive, they will go. One day, they're gone. Mapapansin mo na lang, pag natapos yung panahon nila, ay, yung papa ko, na napakamahal na mahal ko, he's gone, and you are left alone. So you focus on your children. Ito na lang ako magpo-focus sa aking mga anak. Iiwan ka rin ang mga yan. Kapag ka nagka-pamilya na yan. At nag-abroad na yan, isang beses, limang taon ka na lang makikita ng mga yan. Puro na lang tawag at text na lang ang kakalitin. So, all relationships on the earth will go, and they are not, and they are all temporary. But your relationship with the Lord will remain. Okay, so, people will come to build you, but some of them, maybe most of them will come just to break you and burden you. When that happens, take note, it's God's appointed people that will come to your life. And everything happens for a reason. Ito yung magpapaliwanag sa inyo na everything happens for a reason. You've been with a person so short time and you were so burdened by that. That's a reason. Life, napakaraming distraction. Sa buhay ng tao, ang dami niyan.
ng distraction. Katulad ng sabi ng Panginoon Hesus doon sa nagsabi na, "Ay, susunod ako, Panginoon." Sabi niya, "Pero magpapadispigida muna, goodbye muna." Ang sabi ng Panginoon, kapag gusto mong sumunod talaga, nandito ka na rin lang, sana nakapagpaalam ka na when you start to blow. Sabi niya, kapag nagsimula ka na mag-aral, you don't have to look back. Ibig sabihin nun, kapag sinimulan mo na, wala na itong atrasan. Ah, ito yung ano, ito ang sasagasaan ng iba. Ang dami nagsimula, ayaw nang tapusin. Napansin nyo? Sinimulan niya ito, oh, lively siya, ganyan. Isang iglap lang. Isang pagkakataon ng very minor. Nasaan na? Wala. Parang nawalang hula. What? They started it and they look back. Kumanan, kumaliwa, nag-detour, o kaya naupo na lang, wala lang ginawa. So, there should be no sensitivity or earthly distraction. Ito pa isang cause. Kapag ikaw ay sensitive tao, you see a lot of things around you, marami na rin, mababago mo ba yung pangyayari sa paligid mo? Hindi. Ang mababago mo lang yung focus mo at pakipalaman mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, ayusin mo lahat yung sitwasyon ko dito, sa trabaho ko, sa mga kasama ko sa trabaho, sa bahay, Panginoon, ayaw mo nakakarinig ng mga ganyan. Ay, hindi mamuhay ka sa bundok nung hindi ka naabot ng cellphone. Dahil ngayon, saan ka man pumunta, abot na abot ka na nila. At ang problema nila ay sasabihin nila sa'yo, there will be a lot of distractions in life. Ang dami mga bagay na nakakadisturbo sa'yo. So, saan ka man pumuesto, ganyan pa rin ang buhay. So, better make your focus right. Itama mo ang iyong pananaw sapagkat ang buhay ay punong-punong distraction, but your sensitivity should not be there. If you started something, go for it. Kung ito'y para sa Panginoon. Okay? Yung mga karanasan mo sa buhay, ito ngayon, ang nakaka-distract sa atin, yung ating mga karanasan sa buhay. Ito yung salot sa buhay natin minsan. Kapag ka-experience mo sa ibang tao, experience mo sa trabaho, experience mo sa pamilya mo, sa ano pa man, your situations in life, the circumstances of our life, ito yung experience natin, ito yung mga bagay na nadistract sa atin. Some life experiences supposed to deviate us. Yung ba, ay, gano'n, mayroon akong sitwasyon, ayoko muna. Well, nangyayari yan. It's very common, and very common to all people who said, I am for the Lord Jesus Christ. May mga pangyayari sa buhay, teka muna, medyo hindi maganda dito. Hindi maganda ang lugar na ito, hindi maganda ang mga paligid, mga tao sa paligid. So, let me find other place. Ito yung ginagawa ng iba, di ba? Now, we search for some other place, but something better. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng buhay, ganitong sitwasyon. So, maghahanap ako ng ibang mga tao sa paligid ko. Saan pa ilagay man yung sarili mo, mapapansin mo, ganun pa rin. Some life experience is supposed to deviate you from your walk with the Lord following Jesus Christ. Ito naman yung iba. But the other life experience is supposed to delay you. Nagpatuloy ka nga, pero iba nga yung nakikita ng tao. Hindi ko lang ako, pero ilang mo dyan, huwag mo kasama. Oh, may outing tayo. Sige. Kaya lang muna. Meron tayong fellowship sa ganito, huwag yung fellowship. Ay, excuse na muna ako. Atin lang ako sa list. Pero nandun pa rin. Hindi nga siya umalis, nandun pa rin. Ito na yung iba. We stay in the same old place, but turn bitter. Nanatili ka nga, nag-iba ka naman. Hindi ka na kasing sweet nung dati. Kaya katulad natin yung mga, ano, yung mga mag-asawa na may mga malaking problema. Para sa ating mga anak, hindi tayo mag-iwan. Hindi naman sila nag-uusap. Ano ba? Hindi nagbabatian, hindi nagtatawagan. Ganyan. Oh, they stayed in the same old place, but they are very different. Ganun din sa church minsan. Yung mga may problema sa kabilaan yan, they stayed in the church, but they are very different. So different than last week. Why? Because they have focused their attention to the distractions around them. So, if you are with the Lord, don't focus. No sensitivity. I-off muna yung antenna receiver sa mga bagay na nakaka-distract. It should not be closed signal. No signal. Parang kung ano yung nagpunta kayo sa basement na malalim,
walang signal yung phone ko. Wala talaga. That should be the situation about the distractions in life. Wala ka dapat signal upang masimula dyan. So that your walk with the Lord will go on straightforward. This should be the sensitivity on earthly distractions. Dapat ganyan ang isang follower. Kapag meron ka yan, maka-fun ka lang. Okay? Now, alam nyo, I'll show you a cartoon video about deviating. Ito yung humiwalay ka because of something else. Tingin ka kasi ng tingin sa kaliwa at kanan yung mga tao, kaya naliligaw ng landas. First thing that will deviate us is that we want to have fun. If you have deviated and say, hindi ko muna itutuloy ito, let me just do another thing, and you find out you are just gaining nothing, and when you come back, Jesus is just right there at the point where you deviated. Ang Panginoong Jesus muna, bago ang lahat ng iyong focus, everything that you focus on, let Jesus be the first. Okay, so, balikan natin yan. The non-negotiable cost of discipleship or following Jesus Christ first, no security on earthly possessions, so don't feel secure. Hindi porque maraming kampera ngayon na hindi na yung mabubos. Time can change in just small span of time. So where do we invest or keep our fortune, our money? And don't get strapped on earthly relations. Huwag kang masyadong pag-agapos dyan sa mga earthly relations mo kasi kapag ka nawala yan, nakadown ka na gusto. Kasi lahat ng tao sa buhay mo ay mawala. Kahit pa yung pinakamalapit sa puso mo, one day, they will go away. And you will be left alone with the Lord. So, what is the best relationship that you have right now? Ano yung sinasabi mo? Oh, this person makes my day. This person makes my sunshine. Or whatever. Tapos, next post, this person caused my nightmare. And my solar eclipse. Lahat ng tao ay ganyan. They come positive, they come negative. And don't get sidetracked by earthly distractions. Kapag ka sa Panginoon ka, go on with it. Yung iba nga ay, kung kinasaktan, nakagawa ng nagkakamali, ayaw na magpakita. It's wrong. Kung kailan mo kailangan na nandoon sa daan ng Panginoon, kapag kayo nagkasala o nagkasala ibang tao, inapita, you have to be just right there because that is the right place and the proper place you have to be kapag ka may mahirap kang dinadaanan.
you have to be walking with Jesus always. Okay? So what is always the object of our attention? Distractions or just the folks that say, I am for the Lord. If you are not like that, you are only a fan. Tagahanga ka lang, hindi ka follower. Because a follower follows. Katulad ng sabi niya sa, wherever you go, I will follow. And when I started to follow, nothing will distract me. Kahit pa ako yung kamali, magkamali yung iba, saktan ako, malakit ako sa iba, come to you and say, Lord, I will follow. So, yan ang follower. Yan ang disciple ng Panginoon. So, let's all stand and pasalamatan natin ng Panginoon because we are disciples of the Lord. Amen ba doon? Amen. Meron ba dito fan ng ating Panginoon? Wala naman, di ba? Puro lahat follower. Amen ba dyan? Amen. And kung talagang hindi pa kayo sure, say no. You want to live as a follower of the Lord? Your money, everything, the material possessions, they are just secondary. Yung mga relasyon mo sa mga tao, yung parents mo, kapatid mo, kaibigan mo, boss mo, ano pa man, they are just secondary. Ano man yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, yung problema mo ngayon, yung problema ng mga kasama mo sa bahay, yung problema ng mga mahal mo sa buhay, lahat ng mga distraction na nangyari, they are just temporary and they will just go away. And what's important is, are you walking continually with the Lord? Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Salamat po na you have reminded us how to be a disciple of yours, a follower of yours, and that is, we don't look at material possessions to be our security. We don't look at the people around us na karelasyon namin na nasabi, ito talaga yung habang panahon namin mga kasama. But one day we know, we will all go away and be away from us. And what remains is you alone. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na maraming problema sa paligid, marami kami nakikitang distraction, but teach us to follow you. Teach us to focus our minds and attention on you alone, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang makapagtataguyod sa buhay namin. Lead us into that place where we will be place of bliss and all the blessings will follow. Salamat, Panginoon. Bless mo po kami lahat. Ano man yung sitwasyon ng mga nandito, Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon Diyos, ng umaga na ikaw po ang magbigay sa kanila ng tamang direksyon, tamang lakas upang makapagpatuloy silang lumakad sa iyo upang sila ay hindi maging isang hindi lang maging isang taghanga, kundi humahanga na tagasunod mo sa iyong buhay at disciple mo at nagpapatuloy, Panginoong Diyos, na mamuhay bilang isang mga lagad. Salamat po sa mga ito. In Jesus' name, Amen. Okay, so,